أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أشهد لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, mga anak, alhamdulillah, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga kapatid natin na nanonood ngayon, yung mga kabataan, no, na mga anak natin na umaabang sa Diyos kakasali, na naway, nag-i-expect na makakuha ng isang napakagandang salita mula sa Quran at Sunnah at mula po sa kakasali kung saan anuman yung topic ng Allah subhanahu wa ta'ala ay inshallah ibibigay natin. Hinihiling ko sa Allah na itong mga araw every Wednesday kung saan tinofikan tayo ng Allah na mag-live dito sa Dir Kakasali ay maging kapakipakinabang, magdulot ito ng baraka sa mga kabataan, sa mga anak natin na mga estudyante, sa mga young professional, both men and women, and of course sa mga magulang na nanonood. Naway makakuha kayo ng aral dito, no? Para nang sa ganun ay alam ng mga nanay at mga tatay kung ano ba yung mga kasalukuyang nangyayari sa mga anak natin. Subhanallah, o pwedeng mangyari sa ating mga anak. So anyhow, uulitin ko lang, sobrang napakadami po ng mga katanungan sa Dir Kakasali. Humihingi po ako ng pasensya. Ma-up sa inyong lahat kasi talagang hindi kaya, no, ng ating mga oras na sagutin araw-araw yung mga tanong. Pero talagang I try na sumagot ng 5 to 10 pero hindi talaga kayang masagot ang lahat. So anyhow, ang dinidiscuss po natin dito every Wednesday, pang third shots na natin to or third round na natin ito sa live ng Dir Kakasali, is ano po yung mga napakadami na mga katanungan. Nang sa ganun po, ay maaaring yung nagtanong sa akin, kasi hindi ko naman alam kung sino yung mga nagtanong, right, ay makadulot, no, makuha nila yung kasagutan ng kanilang mga katanungan. At sa mga anak natin na nanonood, ay baka sakali, no, maging dahilan ito para lumayo tayo sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anyhow, ito po yung ating mga tanong, napakadami, halo-halo, pero ang puntos po ay, Dir Kakasali, sobra pong ang pakiramdam ko, napakadumi ko, dahil sa dami ng nagawa kong kasalanan. Nagkaroon po ako ng pakikipagtalik o zina sa first boyfriend ko and then sa second boyfriend ko. Yung iba naman po na mga tanong, kaka, anong gagawin ko? Patatawarin pa ba ako ng Allah ang pakiramdam ko? Napakadumi ko dahil po sa kasalanan na nagawa namin ng aking boyfriend. Yung iba naman po, mas worst. Kaka, ikakasal na po ako, ipapakasal po ako ng aking tatay sa ibang lalaki. Pero hindi po alam ng tatay ko na ako po ay kasalukuyang buntis. Ano po ang gagawin ko? Right, yung iba naman nagpalaglag. So anyhow, it's all about tawba, no? And it's all about premarital sex. Of course, our discussion for today is any kinds of sin, no? Kahit anong kasalanan na alam natin na ipinagbabawal ng Allah, no? Hindi lang po zina, hindi lang po pornography, hindi lang po pangre-rape, kung hindi pati yung pagiging matapang sa magulang, hindi nagsasala, walang pakialam sa sala, walang pakialam sa hijab, diba? Backbiter, chismosa, ano pa ba? Pumatay ng tao, in anyhow. So any kinds of kasalanan, lahat po yan ay kinukonsidered na malaking kasalanan ng Islam, no? So, kailangan po natin magtauba. Yan. So, anyhow, syempre po, ang sasagutin po natin is yung mga anak natin na nagtatanong kung patatawarin pa ba ako ng Allah sa dami ng aking nagawang kasalanan. So, mga anak, sabi ko nga, noong panahon ko, sobrang nakakahiyang sabihin na may boyfriend ka. Right? Kahit na hindi kayo nag-uusap, kahit na imyo lang yan. Diba? As in, ang pakiramdam mo para kang tain na mabaho. Na iniiwasan ng maraming tao.
Right? Wala ko dupili. Ano pa kaya kung nagzina? So siguro hindi ko alam kung anong situation ng pamilya mo at ng babaeng ito sa panahon ko. Ya Rabbi lakalham. And again, what was a taboo, 'di ba, before 30 years ago became a mainstream. It became a norms. It's like it's okay. 'Di ba? At isa na po dito is yung pagsisina o pakikipagtalik sa hindi naman niya asawa. Diba? Kahit kayo po ay nagmamahalan, kahit ang inyong pagmamahalan ay umabot hanggang langit, kasing lalim ng karagatan, kasing lawak ng kalupaan, wala po tayong karapatan at hindi tayo kailanman pinapahintulutan ng Allah ng mga sinasabi ng mga kafir na love making. Only because you love each other, you have the right, you know, to have this premarital sex. Wana'udzubillah. So, mga anak ko, no, ang tanong, ano ba ang dahilan bakit nakakagawa ng malaking kasalanan o kahihiyan ang isang kabataan? Lalong-lalo na yung isang babae. Ya Rabbi lakal hamd. So, alam po natin lahat na siguro ang common denominator, bago natin talakayin kung ano ba yung pagtatawba, ang common denominator ng lahat ng babae ay absolutely mahiyain. Diba? We have this haya. Ya Rabbi lakal hamd. Haya, with taul marbuta sa Arabic word life, and then haya with hamza is kahihiyan or my modesty, my chastity. Subhanallah. So meaning from this same root of word in Arabic word na haya, na kapag ang isang babae na walang siya ng pakiramdam ng kahihiyan o hiya sa lalaki na hindi naman niya mahram, hindi niya tatay, hindi niya uncle, hindi niya lolo, hindi niya pamangkin, hindi niya anak, at hindi niya kapatid na lalaki, first cousin is not mahram, automatically po, ang parang namatay na ang taong ito. Right? Dahil ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you don't have if you don't have that feeling of shamelessness, then you will do whatever you wish. Kapag nawala na yung nararamdaman ng isang babae na hiya, no, na ibinigay sa atin ng Allah na 100% tayo ang pinaka-modest, pinaka-bashful, pinaka-shameful na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala i-compared sa mga kalalakihan, kapag ito ay nawala, then you are more than like an animal. Why? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you will do whatever you wish. Lahat ng maiisip mo, nagagawin mo. At totoo at ako layakan na dito nag-umpisa ang zina. Diba? Noong umpisa na mag-waalaikum salam ka sa brother, right? O di kaya mag-hello ka kay hi, kay brother, hiyang-hiya ka. Sobrang ang katawan mo na lahat naninindig ang balahibo mo sa hiya na nararamdaman mo dahil mag-response ka ng waalaikum salam kay brother. Along the way, after 1 week, napapansin mo na wawala na yung hiya mo. And then after 1 month, as in, hindi ka na nahihiya. And then after next month, Allahu Akbar walilahilhamd. Dahil nyo pa ang mag-asawa kung makapag-usap. Right? Kaya mayroon tayong mga phone sex, chat text, video text. Ang dami ng klase po, mami and daddy na klase na ginagawa ng mga batang ito. Hindi pa sila nagzizina, nagtetext na sila ng sexual contact ng mag-asawa o ng babae at lalaki samantalang hindi sila mag-asawa. So pag nakita na sila, patay na, sumabog na. Umapoy na, sumabog na yung apoy, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bakit? Dahil nawalan ng hiya ang isang babae. At ito po ang kinukuha ng shaitan sa atin ng mga kababaihan the moment na tayo po ay laging nakikipag-usap sa lalaki. As in, kahit na duling yan, kahit na hindi mo type yan, kahit ang pakiramdam mo, magmamahal ka but not him, the moment na araw-araw nakikipag-usap ka sa lalaking yan, and then shaitan will beautify the evil deeds at siya na yung magiging pinakagwapo sa paningin mo to the point na ang pakiramdam mo minamahal mo siya. Last week po pinag-usapan natin na hindi pagmamahal ang nararamdaman mo kung hindi last sa maranaw na tala, di ba? Hindi pagmamahal ang nararamdaman ka, tala ang nararamdaman, right? Last anak. Kaya nang magkita kayo, sumabog kayo dahil ang lalaki ay nagre-release ng hormones at ang babae naman ay nagre-release din ng hormones. So nawala yung hiya, nagre-release ng hormones si ukti, patay na kay brother. So ang ano nangyari? Mula sa isang bashful na babae, mahiyain na babae,
As in, hindi niya kaya makipag-usap sa lalaki ng personal, nawala na lahat ng kanyang kahiyan, ninakaw na ng Shaitan dahil sa araw-araw na pakikipag-usap ni babae kay lalaki. So anak, anong gagawin natin? So ang masasabi ko sa iyo, sa mga tanong ninyo, kaka, mayroon puwang pa ba ako? Kaka, patatawarin pa ba ako ng Allah? Of course, 100%, patatawarin ka ng Allah. Right? Patatawarin ka ng Allah. Sa doon sa mga taong feeling ko, hindi na ako patatawarin ng Allah. So, ito dito tayo mag-umpis sa mga anak ko. Ang unang gagawin natin, na please, doon sa mga anak ko, na kahit na ka-chatmate mo lang yan, sasabihin mo, i-justify mo yung kasalanan mo, sasabihin mo, wala kaming ginagawa, alam ng Allah ka na nag-uusap lang kami, ng mga assignment namin, nag-uusap lang kami ng blah, 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 and then kinabukasan, lumilipad na yung puso, apong! Lumipad na yung puso mo kay brother, di ba? Yung mga, itong mga nakikita ko dito ngayon sa live, na mga lumilipad na puso. Right? And then eventually, sana. So, may mga nagasabi na kaka, what if imyu lang? Gusto ko siya at alam ko na gusto rin niya ako, pero hindi ko pa siya sinasagot. Subhanallah, ang dami-dami na mga pasikot-sikot at paikot-ikot na mga drama ng mga kabataan na ito. Mga anak, the moment na hindi mo siya mahram, haram yan at kailangan mo nang itigil yan at kailangan mo nang magtawa. Right? Kailangan mo magtawa. So for those who justify their evil deeds, right? Justifying meaning, alam ng Allah, wala akong ginagawa. Please, do not delay your repentance. Sa mga nagzina na, hindi pa nagzisina, may boyfriend, may kaimyu, please, never ever delay your repentance. Wag na wag mong sasabihin. May mga akawat pa, naalala ko lang, nagsabi, kaka, siya ang nagpapalakas ng iman ko. Nag-usap kami na kapag ikinasal na kami, magtatawba na lang kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itong mga kabataan ito, may takot ba sa Allah? Gagamitin niyo pa yung Quran at Hadith para sa paglalampungan ninyo? Sorry for the bad words. Right? Maa-attach ka kay brother dahil nagpapalakas siya ng iman mo, dahil siya ang naggumigising sa iyo sa Fajr? Stupidity, sister. Anak, this is a very stupid thing. Right? Please, never ever say na magtatawba na lang ako kapag ikinasal na kami. Anong assurance mo na ikakasal kayo ni brother? Anong assurance mo? Ikaw ba ang Allah? Alam mo ba kung ano mangyari sa iyo bukas? Alam mo ba kung sino mag-aasawa sa iyo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So please anak, never ever justify your evil deeds. Dahil ang nagagalit ang Allah sa espageti pataas pababa na bata na walang alam sa Islam, na nagzizina, na labis-labis ang galit ng Allah sa mga kabataan na alam nila ang Islam pero ginagamit nila ang Quran at Hadith para sa paglalampungan nila. At alam ninyo kung sino kayo. Hindi ko kailangan sabihin dahil ayaw kong manirampurin. Nandito ako para mag-remind sa inyo mga anak ko. At ako liyakan. Please, alam nyo yung mga Yahud, bakit kinamumuhian sila ng Allah? At ang ng mga malaikat? At bakit isinumpa sila ng Allah? Only because they know what is truth, but they deny the truth. And the same with you, anak. Ikaw na hijabi, na nakikipag-text. Alam mo na kung sino yung ka-textmate mo. Dahil baka mamaya, ulanin naman ako dito ng comment. Right? Alam mo na yan, at ako liyakan. Alam mo na yan, that the third party is Shaitan. Right? So please, never justify your evil deeds and never say, I will repent kapag ikinasal na kami. Mahiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm telling you, the moment ang lalaking yan, kahit na nagsasambayang pa yan, kahit na may balbas pa yan sa mata, sa baba, ng kanyang, ano man tawag dito, right? The moment na tinitext kanya na, siya po ay righteous tingnan sa labas, pero sa totoo lang, wala siyang iman. At ganun ka din anak, ikaw na hijabi, na nakikipag-text sa lalaki, oo, mukha kang may iman, pero sa totoo lang sa loob, wala kang iman. Wala kang iman, dahil kung totoong may iman ka na hindi ka kailanman makikipag-usap sa lalaki, na hindi mo alam, dahil alam mo na haram ito sa Islam. Right noong panahon namin na sobrang wala kaming kaalam-alam sa Islam. Very few ang nakakaalam kung ano ang haram at halal. Right? Hindi katulad ngayon. Allahu Akbar. May Allah bless our ulama, rahimahullahi ajma'in. Dahil lahat na lang ginagawa nila para lang iabot sa inyo ang Islam. So unang gagawin mo at ako layakan, na do not delay your repentance. Please, nagsusumamo ako sa iyo, nagmamakaawa ako sa iyo, maawa ka sa sarili mo, don't ever ever delay the repentance. Don't say na kaka, inshallah pakakasalan niya ako. Kaka, pag
kapag ikinasal na kami, saka kami magtatawba. Kaka, totoo, napakakasalan niya ako. Kaya okay lang na mag-premarital sex kami. Ay, anak, libo-libo ng babae ang umiiyak ngayon. At libo-libo na rin babae ang nag-asawa sila ng boyfriend niya at kasalukuyang ngayon gusto magpakamatay. Dahil, hindi totoong mabait si brother. Right? At ako lang, so please, never ever, ever delay your repentance and have the desire to repent from the bottom of your heart. No, alam ko anak na ikaw ay may takot sa may paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, right? Siguro kung nakakita ka lang ng lalaki na in love ka, of course, because you are a woman, you are a girl, welcome to the club. Ganun talaga ang totoong babae. Pag nakakita ng pogi, mag-i-spark lang mga mata niya. Diba? Dahil kung nakakita ka ng may balbas, engineer na pogi, alim na, mashallah, at wala kang naramdaman, siguro baka malaikat ka. Diba? Normal lang yun, at ako lang, normal lang yan. Diba? Ngayon, ang kailangan lang ay huwag mong sundin ang kagustuhan ng iyong sarili. Right? Never ever entertain the waswas of Satan. So, ulitin ko lang, do not delay your repentance and have the desire to change. Right? Why? Because the death is beyond. No, beyond or nearest. The death is near beyond what you are thinking of. Diba? It's like, kung iniisip mo, 20 years from now, buhay ka pa. 30 years from now, buhay ka pa. Not because may COVID-19. Anak, ang kamatayan, darating si Malakal Maut, baby man yan o bata, toddlers man o teenager. Right? Young adult man yan o teenager or whatever. Matanda, hindi lang po matanda ang namamatay. Mas maraming namamatay na bata. Right? Mas maraming namamatay na bata. Naalala ko yung isang ukti na nakilala ko sa Marawi City, I think, more or less 8 years ago. I don't want to mention the name kasi alam ko kilalang kilala siya. So, she is only 17 years old, so beautiful, right? I think top notch siya ng Ibn Sina. And then, recipient siya ng mga award ng Ateneo and UP. Something nung siya ay nag-college na dahil talaga napakatalim ng batang ito, napakaganda, mashallah, napakaganda, tall, beautiful girl, right? And with, as in brainy, napakatalim niya. So, nung makilala ko siya sa Marawi City, immediately ginawa namin siyang ambassador ng Crown Princess Lanao. Lanao Crown Princess. Ayan. And then, eventually, kaya namin siya ginawang ambassador kasi nga matalino na, maganda pa, mag-i-Islam pa. Right? Mag-i-Islam pa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So perhaps dahil nagtapos siya ng Ibn Sina at ang mga magulang niya ay mga ulama. So after 2 months pagdating ko ng Manila, 17 years old namatay siya. Nilagnat lang namatay siya. So meaning, huwag mong sabihin na dahil 20 years old ka pa lang, 18 years old ka pa lang, kakalimutan ka na Malakal Maut. So have the desire to repent and never delay your repentance because the death is absolutely there. We don't know when and where, but absolutely darating siya sa mas malapit pa sa iniisip mo. Ayan. Pangalawa, bakit kailangan mong hindi i-delay ang pagtatawa? Right? Tatandaan mo anak. Ano ang pagkakaiba ng Adam alayhi salam at saka ng Shaitan? Ang Shaitan nagkamali, right? So, expelled siya sa paraiso. Ang Adam nagkamali rin. Ang sinabi ng Allah, don't approach the Sajaratul Khuld. And then, Adam alayhi salam and Hawa, they don't only approach the tree, they even eat the fruit of the tree. Right? So, nagkasala rin sila at ang kasalanan nila na more than. Dahil ang sabi lang ng Allah, huwag kayong lumapit. So, sinobrahan nila yung babala ng Allah. Lumapit na sila, kinain pa nila yung bunga. Lahat sila nagkamali, right? Pero ano ang pagkakaiba ng Shaitan at saka ng Adam alayhi salam? Ang pagkakaiba ng Adam alayhi salam at ng Shaitan nang ang Adam ay magkamali, immediately, anong sinabi niya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Imagine mo yun? Immediately anak, 'di ba? Nang makain niya yung bunga, na-realize niya na nagkamali siya. Dere-derecho, he acknowledged his sin. Rabbana zalamna anfusana. O Panginoon namin, katotohanan na ginawa namin ng isang bagay na nasira namin ang aming mga sarili. We wrong ourselves. Wa in lam tagfir lana. Pag hindi mo kami pinatawad, ya Allah, lanakunan namin al-khasirin, katotohanan na kami ay mapapabilang ng aking asawa sa mga taong bankrupt, sa mga taong mahuhulog sa naraka Jahannam. Immediately, they repent. Ang Shaitan,
never siyang nagrepent. In fact, anong sinabi ng Shaitan? Kalakta ni minanar, wa kalakta humintin. Diba? Ya Allah, bakit ako magsasujud? Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa lupa. Meaning, Shaitan, justify the abilities. It's like, mali ko, ya Allah, dapat ang Adam ang nagsujud sa akin. Wow naman. The same atakulay sa mga bibig na sinasabi ng mga kabataan na bla bla bla, etc. etc. Diba? Meron pang iba, sabi niya, kaka, I love him so much. Right? Hindi ko siya kayang iwanan. Wow naman. Kahit apo yan. La ilaha illallah. Kahit apo yan. Sinasabi ko sa iyo yung lalaking yan na minamahal mo, na mas minahal mo kaysa nanay mo at sa tatay mo, hindi ko alam kung kailan kayo nagkita. Ano ba ang ginawa sa iyo ng lalaking yan? Inaruga ka ba ng lalaking yan? Pinakain ka ba ng lalaking yan? Pinalaki ka ba ng lalaking yan? Right? Pinaaral ka ba ng lalaking yan? Nandiyan ba siya mula nang maliit ka hanggang paglaki mo? O kailan lang kayo nagkita? One month? Anong ibinigay niya sa'yo? I love you? Panguuto? Sasabihin mo sa akin, kaka, I love him so much. Hindi ko kaya na mawala siya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Daig mo pa ang drug addict. Hindi mo kayang umalis sa paghihit-hit. Yan ang mapapala natin, anak, kapag hindi tayo nagtawa. So, mga atakulayakon, magtawa tayo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. No? Ngayon, mga anak, anong unang gagawin natin? After thinking that I will not delay my repentance and I will go back to Allah. So second, the desire to change. Right? And the desire to change should be from your heart. Dapat anak, ito ay galing sa puso mo, hindi galing sa bibig mo. O hindi ito dapat galing sa mga mata mo. Ito dapat ay galing sa puso mo. Dahil ang tauba ay gawain ng puso, hindi ito gawain ng bibig. At hindi rin ito gawain ng utak. Ito po ay galing sa puso. Inna Allah la yugayru ma biqaumin hatta yugayru ma bianfusihim. Allah will not change the condition of any person, any qaum, until the qaum or an individual will change themselves, within themselves. And what is that within themselves? That they will change what is in their heart. What is within them, and that is the heart. So ulitin ko lang anak, kailangan mo mag-intend ng sincere, ikhlas, right? To purify yourself. Ibig sabihin, lilinisin mo ang sarili mo mula sa lahat ng nakakahiya, karumbaldumal, kahayupan, pagzizina, and so on and so forth. Lilinisin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng desire to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And mga anak, ang pinaka-importante na pag-usapan natin dito is ano ang makukuha mo kapag nagtawba ka ng totoo. If your tawba is ikhlas, ano ang ibibigay ng Allah? Yun ang pinaka-importante na pag-usapan natin mamaya. Anak, so ang kailangan natin na ikhlas na tawba. Right? Hindi siya sa bibig. At ang kailangan mo lang na you only need one step to go back to Allah. One step ka. It's very easy. Yes, it's very easy. It's like kapag ang isang kabataan ay nagzina, meaning sobrang napakalayo niya sa Allah. Diba? Kung ikaw ay nakikipag-chat lang, medyo malapit ka pa sa Allah. Kung ikaw may boyfriend lang, medyo malapit ka pa sa Allah. Pero pag nagzina, nag-unlimited zina, nabuntis, nagpalaglag, ay ang layo na nun sa Allah. Ngayon, ano ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala? You only need one step to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. At may hadith kudsi, no, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sabihin mo, ya Muhammad, sa aking mga alipin na kahit ang kanilang kasalanan ay umabot sa kalangitan at kasing lalim ng karagatan at kasing lawak ng kalupaan. Meaning, sobra-sobra. Hindi lang zina ang kanyang kasalanan. Pwedeng matapang pa sa magulang. Hindi nagsasala. Nagbabackbite. Mayabang. Ingitera. Ibig sabihin, ipunin mo na ang lahat ng kasalanan sa mundong ito. Wala naman sigurong kabataan na umabot sa langit ang kanyang kasalanan. Wala ko sabihin. Right? May Allah protect us all. Right? Ganun pa man at atakulayakan ang magandang balita mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Prophet Muhammad s.a.w. sa Hadith Qudsi, ang kailangan mo lang ay one step to go back to Allah. Because when you go back to Allah by walking, one walk, Allah will go to you running. Ya Rabbi lakalhamd. Ang Allah ay papuntahan kanya nang tumatakbo siya. Ibig sabihin, isang step lang ang kailangan mo para patawarin ka ng Allah. Ano ang syarat?
ulitin ko lang, it should be sincere from the bottom of your heart. As in, gusto mo nang magsisi, gusto mo nang magbago, gusto mo nang iwanan ang lahat-lahat ng napso hawa mo, lahat ng ginagawa mong haram. So ulitin ko lang at ako lakan, never delay the tawba dahil hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa'yo. Ang kailangan lang ay sincere. Pangatlo na syarat or condition para patawarin ka ng Allah after you have this desire to go back to Allah sincerely is you need to stop the sin. Kailangan itigil mo na ngayon na yung sin. Hindi bukas ngayon. Ano ibig sabihin nun, kaka? Okay, ang ibig sabihin nun, natakulekan, kung meron kang ka text mate ngayon, may ka-chat mate ka ngayon, immune man yan, o ano pa kaya kung boyfriend mo, right, automatically, i-block mo na siya kagad. I-block mo na siya kagad, and then, hindi ko nirekomenda na mag-deactivate sa Facebook kasi parang napaka-unpractical, pero siguro ang masasabi ko sa'yo, i-block mo lang siya ngayon, hindi mo kailangan magpaalam, walang sasabihin na babes, haram pala ito, sabi ni Kakasali, babes, ayoko mahulog sa naraka jahanam, babes, natakot ako, ayoko na talaga, kailangan ikat ko na to. No, hindi, wala siyang karapatan sa'yo na magpaalam ka. As in, i-block mo na siya immediately, right now, right? And then, hindi mo kailangan mag-deactivate sa Facebook kasi sabi ko nga, hindi siya practical, pero magpalit ka ng bagong pangalan. Palitan mo ang Facebook mo. Yung alam mo na hindi kanya matatrace. At sa bagong Facebook na ito at ako lakan, automatically, itong bagong Facebook na to, automatically, ang ilalagay mo lang na mga kaibigan mo ay mga babae na mga sobrang close mo. Sa school, best friend mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, walang pinsan. So, any non-mahram is absolutely not allowed in this Facebook. That is a sign na totoong ikaw ay nagtatawba. Ang patunay na totoo, sincere, ang iyong pagtatawba ay iniwanan mo siya, binlock mo siya, nagpalit ka ng Facebook, at iyan mga anak ay iyan ang mga sign na totoong-totoo na ikaw ay nagtawba. Okay, ngayon kaka, napag-usapan natin last week, na yung araw-araw na ginagawa mo, lalo na yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, at alam ko na walang higit na nagpapasaya sa atin maliban sa mga text messages ni babes, right? So, nag-release ka na anak ng napakaraming dopamine. At sinabi ko sa inyo na itong dopamine na ito ay chemical from the brain na nag-release sa tuwing namomotivate tayo, nai-inspired tayo, sumasaya tayo sa isang bagay na ginagawa natin. Right? So, kaka, paano yan kaka? Baka hanapin ko siya. Of course, it's mag-expect ka. Hahanapin mo talaga yan. Right? Hahanapin mo talaga yan. Dahil unang-una, hindi ka malaika. Pangalawa, nandiyan ang shaitan. Pangatlo, ang napsuhawa mo. Buong buhay mo, siya yung kausap mo. Bigla siya mag-disappear. Hahanapin talaga yan ang napsuhawa mo. Pero at ako liyakan, inshallah, kapag ikaw ay, kapag ginawa mo ito mga step ng pagtatawba, makikita mo, everything will be fine. Right? Everything will be fine. So, ang kailangan mong gawin, huwag mong iwanan, halimbawa, for example, nag-uusap kayo ni babes ng kapag tulog na yung mga magulang mo. Usually, doon nag-uumpisa yung mga haram na mga salita eh. Diba? So, 9 o'clock. So, nasanay ka, nakausap mo siya hanggang 10 o'clock. Hanggang 12 o'clock, nagtitilibabag kayo. Diba? Nagtatahajud kayo sa haram. Subhana kaya Rabban alamin. So, anong gagawin mo? Na kailangan mong i-divert. I-divert ang attention mo. So, kailangan manood ka ng Islamic video, right? Pakinggan mo siya. Maraming mga international na mga scholar na makaka-relay ka. Ano ba ang pagtatawba? Ano ba ang repentance? Ano ba yung sincerity? Ano ba yung blah, blah, blah? Lahat ng gusto mong topic, pindutin mo lang sa YouTube. Lalabas yan at ako liyakan. Hindi pwedeng mag-leave na empty yung oras kung saan nag-uusap kayo dahil hahanapin yan ng katawan mo. Ganon din ang pornography. Kung ikaw ay gustong magtawba mula sa pornography at hirap na hirap ka, hindi po pwedeng iwanan mo yung space. No, yung oras na nasanay ka na manood ng pornography. Makakatulong din at ako layakan yung, kung pwede, yung cellphone mo, kung kaya mo, ibigay mo sa nanay at tatay mo. Mama, umikulay, yung cellphone ko, ibigay ko muna sa inyo to. Pag fajr, saka ko, kukunin. Wow, barakallahu fiik. Congratulations. Very good, di ba? Makakatulong yun. As in, makakatulong yun, takulayakan. Right? So, mag-expect ka na mag-release ka ng dopamine, nag-release ka ng dopamine, so hahanapin mo talaga siya. So, ang importante anak,
gawin mo ang lahat to stop the sin. Right? To stop the sin. Gagawin mo ang lahat. Right? Inshallah, mamaya pag-uusapan natin yan. Next, regretting the sin. Pagsisisihan mo ang kasalanan na nagawa mo. Pagsisisihan mo, ibig sabihin, hindi mo na siya kailanman babalikan. Pangalawa, kamumuhian mo ang kasalanan. So, uulitin ko lang, anak, hindi mo kakamuhian ang sarili mo. Maraming mga tao na, normal lang siguro, mandiri sa sarili, mahiya sa sarili, pero huwag mong kamuhian ang sarili mo dahil ito ay Shaitan. Right? Anak, kamuhian mo ang kasalanan. Ganon din tayo mga atakulayakan. Yung classmate mo na may boyfriend, yung best friend mo na nagzina, na huwag mo siyang kamuhian. Kamuhian mo yung kasalanan. Huwag mong kamuhian yung tao. So anak, huwag mong kamuhian ang iyong sarili. Right? Dahil, ano ba to? Ang dapat na kamuhian natin ay ang kasalanan. So kapag nagbabaswas yung Shaitan, na ang dami ng sinasabi niya, napakadumi mo, napakasama mo, wala ng paraiso, anak, tatandaan mo, ito ay waswas ng Shaitan. Ngayon, anak, kung naipublicize mo, importante ito na kailangan kong i-discuss to. When you publicize the sin, like for example, may mga kabataan na sa sobrang nawala na ng kahihiyan at sobrang proud sa kanyang relationship, pinapublicize na sa Instagram. Right? May makikita ka. Ang bigat mo, dapat ako yung naging nanay ng kasi nag-asawa yung boyfriend niya ng La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Udi kaya, namimiss na kita. May mga taong ganun, di ba, na nawala na ng hihiyan, pinopost nila, hindi sa Facebook, sa Instagram, yung kanilang mga kasalanan. So anak, kailangan i-delete mo yon. Kailangan alisin mo lahat yon. Right? Because Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all the sin except the sin who done publicize or publicly. Diba? So, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi patatawarin ng Allah yung mga kasalanan na ginawa sa public. Bakit? Dahil anak, dahil proud ka sa boyfriend mo, proud na proud ka na may nangyari sa iyo ng boyfriend mo, nakita ng classmate mo, nabasa ng ka-friends mo, na proud ka sa Facebook. Sabi niya, ah, pwede ko palang gawin yun. Kasi bakit niya ginawa? Meaning, pwede ko rin gawin. Meaning, you invited the people. You motivate them to do an action which is evil like what you are doing. So, kailangan mo i-delete yun at atakulayakan kung talagang gusto mong patawarin ka ng Allah SWT. So, ulitin ko lang at atakulayakan, quit the sin, break him before he break you, right? And, tatandaan mo at atakulayakan kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa kanya, di ba? Alam ko na, sabi niya nila, to break the most beloved man in my heart is so hard. I know the feeling. Right? Sobrang napakahirap, but tatandaan mo at atakulayakan, when you stop the sin, and you control yourself in committing sin, it is really painful, but at the end of the road, ang bunga niya ay napakatamis. Right? Kaysa sa gumawa ka ngayon ng kasalanan, wala kang pakialam sa kasalanan, tatandaan mo anak, yung mga kasalanan na yan ay mga apoy na siya rin mismong susunog sa sarili mo. Lahat anak ng gumawa ng haram ay nagsisisi. Sana alam naman natin yun. Nakita mo na to sa mga classmate mo. Nakita mo na to sa mga kaibigan mo. Huwag mo na silang gayahin dahil walang gumawa ng haram maliban sa ito ay apoy at walang apoy maliban sa ito ay sumusunog. Every haram will absolutely harm us. Okay, next po. Right? Next is an intention of not going back again. Mag-i-intend ka na hindi ka na talaga babalik dun. Okay. Anak, mayroon tayong very famous story. Siguro karamihan sa mga nanonood ngayon, alam na alam nila yung story na yung isang lalaki, right? Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nangyari nung Banu Israel. May isang lalaki na napakamakasalanan. At ang kanyang krimen ay pagpatay ng tao. Ang dami ng napatay niya, gaano kadami ang napatay niya? 99. Meaning, ibig sabihin, nakakatakot na siya dahil ang buhay niya ay magkatay ng ulo. Diba? Ang pumatay ng tao, para sa kanya, konting kasalanan lang, pag ginalit mo siya, right? So, kinatatakutan siya. And then, eventually, ginabayan siya ng Allah SWT na gusto niya magtawba. Right? And nang magtawba siya, sabi niya doon sa isang ustad, or isang monk, ano man ang tawag doon, or rabbi, sabi niya, yeah, Sheikh, gusto kong magtawba. Right? Sabi ng Sheikh, okay, inshallah, ano ba kasalanan mo? Sabi niya, ang kasalanan ko ay killer. Ako ay kriminal.
Ha? Sabi ng Sheikh. Ha? Ilan ang napatay mo? 99. Anong sinabi ng Sheikh? Isang Sheikh na maliit ang kaalaman sa mercy ng Allah at sa pagmamahal ng Allah at sa magfira ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kung 99 ang napatay mo, imposible patawarin ka ng Allah. Sa sobrang upset ng lalaking ito, sa sobrang lungkot niya, kinuha niya yung kanyang sword, pinugutan niya ng ulo yung Sheikh. Meaning, 100 ang kanyang napatay. Right? So, ibig sabihin, kung pwedeng itong sinasabi natin na never, you know, with an intention of never, you know, never going back in that situation anymore, kung pwede at ako layakan na, bumalik ka doon. Pwede kang bumalik doon, pero paano ka babalik na parang katulad ng drug addict? Isipin mo yung drug addict, dinala mo sa rehabilitation center. Gusto niyang i-rehab ng mga magulang niya or maaring gusto niyang magpa-rehab. Pero sa rehabilitation center, nasa harapan niya yung mga drug paraphernalia. Nandiyan yung mga nandiyan yung shabu, nandiyan yung mga kagamitan para sa shabu. Do you think na makokontrol niya yung kanyang sarili? Hindi. Dahil the moment na umatake yung dopamine at yung kanyang addiction, automatically, dahil lang sa harapan niya, yung drug paraphernalia, automatically, hihit-hit yan. Right? So, ganun din at ako liyakan. That's the reason why, kung kaya mo, huwag ka muna mag-cellphone ng 1 month. Or kung kaya mo, pagdating ng alas 8, ibigay mo na yung cellphone mo sa magulang mo. Dahil may possibility na itong cellphone na ito na hindi haram, pero pwede siyang maging apoy na sisira at buwasak ng buhay mo at ang pagkatao mo at ang jannah mo. Right? Kung hawak-hawak mo ito palagi, pupwedeng magwaswas ang shaitan na bumalik ka doon. Kaya at ako liyakan, gumawa ka ng maraming paraan. Kilala mo ang sarili mo higit sa akin. Alam mo yung kahinaan mo, so gawaan mo ng paraan, inshallah. Naalala ko lang, may isang ukti na nung siya'y nagbabalik loob sa Allah, bago siya magbalik loob sa Allah, syempre mayaman sila, mashallah sikat, maganda, ang kanyang mga magulang ay talaga namang mashallah na mayaman talaga sila. And then, alam mo naman sa atin mga professional, minsan isa sa patunay na ikaw ay, you know, socialera, okay lang na, mag-change smoking ka. Diba? Mag-smoker ka. And then, bago siya maging magbalik loob sa Allah, na ito yung problema niya. Addict na addict siya sa cigarette. At hindi biro ang pag-recover from the nicotine. Nicotine has also dopamine. Diba? Pero ipinakita niya sa Allah na nag-struggle talaga siya. So, dumating siya sa one pack, isang pakete. Babae ito, ha? Isang pakete, naging kalahati ng pakete, naging lima, naging apat, and then naging 1 week wala siyang hit-hit. Pero kapag inaatake siya ng nicotine, na nanginginig ang katawan niya. So minsan nagbimiting kami na hindi namin alam na naging sigarilyo siya. Para lang maging kalmado yung kanyang puso. Pero titikim lang talaga siya. Ya Rabbi lakalham. And then eventually, sinabi niya sa kanyang sarili, hinding-hindi na talaga ako magsisigarilyo. Kahit mamatay pa ako, nakayanan ko yung one pakete na ngayon na hinahanap ko pa yung isang peraso. And then, wala siyang kasama sa bahay. Subhanallah. Wala siyang kasama sa bahay. Nanginginig talaga siya. And then, gustong-gusto na niya talaga lumabas dahil bibili siya ng sigarilyo. And then, nung nagpapawis na siya, nagiinit na yung katawan niya, right? Hindi niya maintindihan kung ano nangyari sa kanya. Drag pa niya yung siraulo na nasa mental, right? And then, dahil nagpapawis na siya, binuksan niya yung refrigerator at nakita niya yung ice cream na Magnum. Tapos sabi niya, hindi ako makahinga. Patikim na ako dyan. Kinain niya yung Magnum. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang Magnum na ito ang naging dahilan para gumaling siya. Nakita ng Allah na nag-i-struggle siya. Nakikita ng Allah at akulayakan yung hirap mo na napakasakit para sa iyo na iwanan mo si brother. Alam niya na siya yung buhay mo. Alam niya na siya yung mundo mo. Alam niya na mamamatay ka, yun ang pakiramdam mo pag nawala siya. The moment at ako layakan na pinutol mo siya para sa Allah, natatandaan mo ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talaka shay'an lillah awwadallahu khairan min aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sino man tao, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iwanan niya at isang bagay na gustong-gusto niya, buhay niya, ikamamatay niya, ito lang yung nagpapaligaya sa buhay niya. Wala nang higit pa. Right? Iniwanan niya para sa Allah, awadallahu khairan min. Katotohanan na papalitan ng Allah ng mas malaki at mas higit at mas kamangha-mangha kaysa sa mga bagay na iniwanan niya. So at ako liyak, magtiis ka. Kung aatakehin ka ng dopamine, ng nicotine, ng whatever man na aatake sa'yo, mula sa pornography, mula sa addiction, mula sa zina, mula sa chat, mula sa video sex or text, whatever yan.
anak, kung atakihin ka, na mag-abdas ka, mag-abdas ka, basain mo yung katawan mo ng ablution, at magsujud ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, at umiyak ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpatira pa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil inshallah, biglang magigising ka na lang, na wala na ang lahat ng mga nararamdaman mo. Inshallah, takulayakan, no, walang sinuman, no, na nag-i-struggle sa landas ng Allah, maliban at takulay, kahit na 1 week mo lang yan kausap, ano pa kaya kung matagal na kayo magkarelasyon, kung gaano kalalim ang pain ng paghihiwalay mo sa kanya, tatandaan mo anak, ganun din kalaki ang paraiso na naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Next, at takulay, seek forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mong mag-astagfirullah. So, yung tauba ay ibada ng puso. Right? Ang astagfirullah na ibada ng bibig. So, ano yung nakalagay dito? Na isa sa katuparan ng bibig. Ano ang sasabihin mo, takulayakan? Paramihin mo yung napakaraming astagfirullah al-azim. As in, as many as you can. You don't need to count. Hindi mo kailangan sabihin na 1,000, 2,000, 10,000. Gawin mo siya. Gawin mong laway mo ang astagfirullah al-azim. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, all the burden, no, all the burden in surah An-Nuh, no, all the burden, automatically it will be easy. It will be easy. At pagkatapos ng mga burden, itong mga pain, itong mga sakripisyo, itong disiplina na gagawin mo sa sarili mo, pagkatapos mo itong ma-overcome, na ang sabi ng Allah, na darating ang mga biyaya mula sa kalangitan, mula sa kalupaan, at hindi mo kayang i-imagine ang darating sa iyo ng mga biyaya at takulayakan. So paramihin mo yung astagfirullah al-azim. Kapag hirap na hirap ka, bago ka matulog, pag gising mo, kapag wala kang ginagawa, naguugas ka ng plato, namamalansya, anything, do your work with, you know, multiple your work, diba? With astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, at ito dapat ay galing sa puso, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, astagfirullah al-azim, right? Sabi nung anak ko na 5 years old, si Bibi Umar, sabi niya, mamang astagfirullah, ano ibig sabihin nun? Sorry ya Allah. Yeah, exactly, the meaning of astagfirullah is sorry ya Allah. Ya Allah, sorry ya Allah, humihingi ako ya Allah ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang ko ya Allah. And I'm telling you, matakulayakan, tatandaan mo, ang mga tao sa paraiso, karamihan sa kanila ay mga makasalanan. Makasalanan na lahat tayo ay makasalanan. Makasalanan, anak, kulo ba ni Adam, makataon, lahat tayo, kasama ko doon, ay kataon, nagkakamali. Magkakaiba man tayo ng pagkakamali, pero tatandaan mo, takulay, ang mga tao sa paraiso, na mga taong nagkasala, pero ano ang pagkakaiba nila? Sila ay nagtauba pagkatapos sila magkasala. Kaya ang sabi ng Allah, inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sobrang minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang alipin na laging nagtatauba, laging nag-aastagfirullah al-azim. Lalo na anak, kung sa palagay mo hirap na hirap ka, i-double mo to. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ito at takulayakan yung zikr ng Yunus alayhi salam nung siya ikainin ng whale, napakalaking isda sa karagatan. Imposible makalabas siya. Diba? As in, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi niya dinikar yung la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, na hanggang magunaw ang mundo, na mananatili ang Yunus alayhi salam sa tummy, no, sa belly ng whale. Pero siya ay pinalabas ng Allah sa pamamagitan ng kapangyarihan at baraka ng la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tatlong klase ito, anak, tatlong chain na hindi dapat magkakaiwalay. La ilaha illa ant, ako ay sumasaksi na walang karapat dapat na sambahin maliban sa Allah. Subhanak, you are perfect ya Allah. The glory be to you ya Allah. You are exalted ya Allah. I am not perfect, you are perfect ya Rabb. Inni kuntu minadh-dhalimin. Indeed, I wrong myself. Paramihin mo yan at takulayakan. At kung idadagdag mo pa yung sayidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Anak, pag ito yung sayidul istighfar, pwede mo itong i-google. Diba, pwede mong itanong sa kay Google, sa Facebook, lalabas yan. Diba, ikaw ay sumusumpa na walang karapat dapat na sambahin maliban sa Allah. And then you are now, no, returning to your covenant, your promise to Allah, na wala kang sasambahin maliban sa Kanya. Right? At ikaw ay humingi ng tawad sa Kanya mula sa mga kasalanan mo. Abu'ulag kabina amatika alaya wa abu'ubithambi. Ya Allah, lahat ng biyaya, ang pag-aaral ko, ang kagandahan ko, right, ang kayamanan ng mga magulang ko, lahat ng mayroon ako, Ya Allah, it's all from you.
Pagfirli fa inahulet firo dunu ba ilad. Patawarin mo ako, ya Allah, katotohanan na walang magpapatawad ng aking kasalanan. Maliban sa'yo, anak, pag namatay ka, nabinikas mo to after Fajr, nang 3 times. Dinikra mo ito after Maghrib ng 3 times. Ang pagitan nyo lang ay ang paraiso. Allah will forgive all your sin. Dahil lang sa binigkas mo ang mga dhikr na ito mula sa iyong puso. So at ako layakan, wag na wag ka maniniwala sa shaitan, na ang sinasabi ng shaitan, makasalanan ka na, nagzina ka na, napakadumi mo na, hindi ka na patatawarin ng Allah. No, anak. No, it's not true. Kahit gaano kalalim ang iyong kasalanan, fa wallahi al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala, why? Will forgive our sin. Ang sabi ng Allah, alladhina idha, walladhina, ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran, sabi niya, wasabi ko ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samawati wal ardu uidat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wadh-dharra wal kadhimin al ghayl wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu, ito yung pinakapunto ko, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah, silang mga alipin ng Allah, silang mga Muslim na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanilang mga puso, no, sila ay walladhina idha fa'alu, kapag nakagawa sila ng fahisha, kahayupan. Ano ang kahayupan, anak? Fahisha from the root word wahish, meaning animalistic. Hindi ka naman aso pero nakipagtalik ka, subhanallah, sa hindi mo asawa. So you are animalistic, di ba? You are acting like an animal. Kapag sabi ng Allah, sila ay nakagawa ng kahayupan, awzala mo ang pusam, or they wrong themselves, nagbackbite sila, naging matapang sila sa magulang nila, nagyabang sila, naging inggitera sila, gumawa sila ng mga bagay na ayaw ng Allah, na nagiging poison ng kanilang mga puso, dhakarullah. Every time na nagkakamali sila, they immediately remember Allah. Fastagfiru li dhunubihim. And they ask Allah SWT for the forgiveness of their sin. Wa may yagfiru dhunuba illa an. At sinuwasabi ng Allah, ang magpapatawad ng inyong mga kasalanan, o mga alipin ko, maliban sa Allah SWT. So mga takulayakan, never ever listen to shaitan. No, huwag mong sabihin na madumi ka. Anak, katandaan mo, no, naalala ko lang, yung pre-Islamic Arabia, bago dumating ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arabs, ano ang kanilang pinaka indulgence? Ano ang kanilang daily lives? Their daily lives is fornication. And to the point na may isang sahaba, na sabi niya, ya Rasulullah, ang babaeng iyan, nakipagtalik ako dyan nung hindi pa ako nag-Muslim. At may isa pang sahaba na, sabi niya, ya Rasulullah, may makikita ka na isang babae na sabay-sabay na nakikipagtalik sa 10 lalaki. Ganun ka, hayop ang pre-Islamic Arabia. At hindi lang iyon, ang kanilang addiction sa wine. Sabi ng Aisha radiyallahu anha, katotohanan na kung ang unang ipinadala o ang unang misyon ng Prophet Muhammad sa Islam is all about haram and halal, maybe no one will believe except for few. Dahil ang inumin ng mga Arabo ay alak. Kaya nang maging haram ang alak, no? Sabi ng isang sahaba, naging tubig, no, naging nabasa ang buong Madina ng wine, sa dami ng wine sa loob ng bahay ng mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. So at ako layakan, nang tanggapin nila ang Islam, nang yakapan nila ang Islam, pinatawad ng Allah ang kanilang mga kasalanan, at ang sabi ng Umar radiyallahu anhu, ang pinaka worst, no, ang pinaka worst na tao, no, yung pinaka masamang tao, yung pinaka makasalanan tao, perhaps when you go back to Allah, you will be the best among the people. Wallahi al-azim, at ako layakan, no, katotohanan na totoo yan, no, basta't magtauba ka lang ng buo, no, inshallah, you have a very good, bright future, inshallah, awaiting for you na ibibigay ng Allah sa mundong ito, maliban sa iyong paraiso sa kabilang buhay. So at ako layakan, seek forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, astagfirullah al-adhim, padabihin mo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, plus saydul istighfar, inshallah, at ako layakan, pag ito ay binibigkas mo from your heart, at binibigkas ng iyong tongue ng may kaakibat na sincerity, all your sin will be forgiven. Next, ito ang pinaka-importante sa lahat. Ano ang patunay na ikaw ay nagtauba? Bukod sa iiwanan mo, bukod sa hindi mo nababalikan, bukod sa pagsisisihan mo, bukod sa kamumuhiin mo ang kasalanan mo, at hihingi ka ng astagfirullah al-adhim sa Allah subhanahu wa ta'ala, follow your bad deeds with good deeds. Ito talaga ang pinaka totoong picture na ikaw ay nagtauba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa Surat al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim alhasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga taong kasi may unang aya yon, yung mga taong nag-shirk, sumamba maliban sa Allah, nakapatay ng tao at nagzina, very specific. 'Di ba? At wala yaznun, no, as in nagzina sila. Wala yaznun, bawal kayong magzina. Right? Hindi pwedeng magzina at nagzina sila. Right? Ang sabi ng Allah, illa man taba, maliban lang kung itong mga nag-shirk na ito at naging criminal na ito at nagzina na ito ay nagtauba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amana at naniwala sila muli, yung mga puso nila na-revive nila uli yung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, naniwala sila sa mga anghel ng Allah, na may mga propeta ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lang ang Muhammad kung hindi hundreds of thousands of prophet, naniniwala sila sa mga holy scriptures ng Allah, hindi lang ang Quran kundi ang Old Testament, New Testament, Scroll of Abraham, Psalm of David. Kapag ito ay pinaniwalaan mo kasama ng Yawmul Kiyama at ang kadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, amana, no, aman na sila ay nagtauba at naniwalang muli, wa amila amalan saliha, and they followed, when they believe, and 6 pillars of iman, they followed by 5 pillars of Islam. Ano yung 5 pillars ng Islam? Ashhadu an la ilaha illallah, shahadatain, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. And then ano ang kasunod? Na anak, ang tunay na patunay na ikaw ay nagtauba, na ikaw ay magsasala. Ikaw musala. Kailangan mo magsala. Bakit anak? Dahil napakadumi na ng puso mo. Napakadumi ng katawan mo, ng puso mo, spiritually, you are exhausted from oxygen. Right? Kumbaga, sa katawan, kung kahit na masarap ang kinakain mo, kung wala kang oxygen, mamamatay ka. Ganon din, anak, ang iyong spirit. Kahit na nakahijab ka, kung hindi ka nagsasala, automatically, you are exhausted. Spiritually, empty. You don't have oxygen. So, mawawalan ka ng hininga. So, ano at ako layakan? Ang pinaka-importante sa sala, alam mo, napakadami ng research, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na kaya daw ang mga tao, pag hindi sila nagtauba, madidepress sila, masasad sila, magpapakamatay sila sa sobrang kalungkutan na ibinigay ng haram na ginawa nila. Right? Kasi kahit na magzina pa yan, at the end of the day, walang magkatagumpay sa pagzina. Yung mga prostitute sa illegal, at the end of the day, alam nila na marami silang, alam nila na napakadumi nila, at alam nila na kapighatian ang kanila nakukuha. Karamihan sa kanila na positive ng AIDS. Mga maranaw, subhanallah, positive ng AIDS. Sa Cotabato, mga high school, dahil nagzina, bata, wala siyang alam. Nakipagtalik sa lalaki na ka-chatmate niya, hindi niya alam itong lalaki ito, gumagamit ng iba't ibang babae, may nakuwang AIDS. Ang bata na walang kaalam-alam, walang kamuwang-muwang sa mundo, nakipagtalik dito sa boyfriend niya, akala niya mabuting tao, iniwanan ng lalaking ito ng AIDS. Imagine mo, sa Cotabato, may, I think yung unang huling narinig ko last year, 16 or 12 na mga high school na positive ng AIDS. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So pag gumawa ka ng haram na talagang kadiliman yan, hindi bukod sa imperno, na talagang dito pa lang sa mundong ito na talagang mararamdaman mo yung depression, yung suicidal attempt, yung kadiliman ng haram na ginagawa mo. So at ako layakan, ano gagawin mo? Kailangan mo magsala. Kailangan mong linisin ang iyong puso. You need to reconnect your relationship to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit yung mga mayayaman, kaya hindi sila masasaya kahit ipinapakita nila yung bagong sasakyan, blah, blah, blah. Why? Because they don't have salah. Right? So we need to stop. And you need to go back to Allah. Kailangan mo nang iyuko ang iyong ulo doon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Panginoon mo, ang shaitan, isang beses lang hindi nagsujud. Expelled to paradise. At ako liyakan, one times, one day, 17 times ka nag-refuse sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung totoong nagtauba ka, na kailangan mo na mag-umpisa ng sala. At kung sa palagay mo, napakabigat ng pakiramdam mo, na anak, gumising ka kahit na isang beses lang sa buhay mo. Hindi Ramadan. Gumising ka ng 1 hour before Fajr. Ano pa kaya kung 3 o'clock in the morning? Ano pa kaya kung 2 o'clock in the morning? Natutulog ang lahat ng tao sa bahay ninyo. Natutulog ang mundo. Walang nakikinig sa'yo. Gigising ka at yuyuko ka at iiyak ka sa Allah. Makikita mo at akulayakan na pagkatapos mo magsabi ng Allahu Akbar, meaning anong ibig sabihin yan? Para kang na-hold up, sumumpa ka sa Allah, sumuko ka sa Allah. Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ito ako, naalipin mo na napakamakasalanan. Ako ay nagtatawba sa'yo at nag-conclude ka ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. After that 2 rakat of tahajjud, at akulayakan,
والذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. Allah will descend the sakina. Yung lahat ng dilim sa puso mo, lahat ng dumi, lahat ng apoy, lahat ng toxic, lahat ng virus, lahat ng poison na dinala at inidinulot ng haram na ginagawa mo, magigising ka na lang anak na walang wala na yan sa puso mo. So, subukan mo lang at takulay. Hindi ko sa'yo sinabi na magtahajud ka araw-araw kasi mahihirapan ka. Pero, subukan mo lang na tumayo ka ng isang gabi, buong buhay mo, as in lilla, makikita mo yung impact niya sa'yo. And then, begin your salah at takulayakan, subhanallah, begin your salah, complete your salah, kahit alam mo na maraming waswas ng shaitan, alam mo na nagkamali ka naman bukas, whatever happened, never give up your salah, because your salah will really change you. Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Katotohanan na ang salah, uutusan kanya na gumawa ng kabutihan at iwawaksin niya ang lahat ng kahayupan at lahat ng kasamaan na nararamdaman mo na nais mong gawin. So mga takulayakan, dito lang ako mag-focus sa sala. Syempre yung astagfirullah, pinaka-importante yun. And then, may isang sahaba, sabi niya, Ya Rasulullah, ako ay nakapagzina. Ya Rasulullah, ako ay nakapagzina. So sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayroon ka bang mga magulang? Sabi niya, wala na akong mga magulang, Ya Rasulullah. Sabi ng Rasul Islam, then be good to your parents. Ibig sabihin, be dutiful to them, be kind to them. Pagsilbihan mo yung mga magulang mo. At inshallah, araw-arawin mo to, makikita mo na patatawarin ka ng Allah. Sabi ng sahaba, radiyallahu an, Ya Rasulullah, wala na po akong mga magulang. Sabi niya, kung may mga auntie ka, both father and mother side, be good to them, and inshallah, that will be the kafara. That will be the kafara of your sin. Meaning, kung talagang magtatawba ka bukod sa sala, kailangan mong balikan ang mga magulang mo dahil ang pagiging mabuti sa magulang ang sumusungkit sa kaluguran at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. May isa pang sahaba, sahabiyat, na nakapagzina ng panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya Rasulullah, purify me. Meaning, parusahan mo ako, Ya Rasulullah. At alam natin mga anak na kung mayroon lang sharia na ang kaparusahan ng mga nagzina na babae at lalaki na hindi mag-asawa ay 80 lashes or 100 lashes. Pero kung may asawa, na stolen to death. Kasi bakit? Allahu Akbar walilay alham. Napakadami ng babae may asawa. Porque may asawa, okay lang na makilaguyo sa mga kalalakihan dahil hindi naman siya halata. Kung mabubuntis siya, may asawa siya na aako ng kanyang pagbubuntis. May mga lalaki talaga na mga dives. No, na mismo asawa niya, wala siyang pakialam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sa mga kalalakihan, kung alam mo na yung asawa mo, may problema ka, iwalayan mo na yan para hindi ka maging dayot. So kung ang babae ay may asawa, stolen to death. So itong babaeng ito, sabi niya, Ya Rasulullah, purify me. Sabi niya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manganak ka. So nang manganak siya, sabi niya, Ya Rasulullah, nanganak na ako, ito na yung bata. Sabi niya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finish the nursing years. Meaning, 2 taon, padidihin mo yung anak mo. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik ka sa akin. Pagkatapos ng 2 taon, itong babaeng ito ay talagang nagtauba ng totoong pagkatauba. No, kaya gusto niya talaga na maparusahan siya. On the spot kasi natatakot siya sa nanakadyanan. Right? Naging mabuti siyang Muslim, as in hindi lang siya nagkasala. She became the best of the sahabi at the time. And then, anong ginawa ng babaeng ito bilang patuloy na gusto niya talagang parusahan siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagdala siya ng pagkain. Kasi alam niya na may sasabihin na naman ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Sabi niya sa anak niya, Ya Rasulullah, itong pagkain na to, nakikita mo? Tingnan mo, kakainin ng anak ko. Meaning, hindi na niya ako kailangan. So, pwede mo na akong parusahan. Tapos, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumalik ka. Nagalit yung isang sahaba, sabi niya, Ya Rasulullah, may sinabi siyang pangit na salita. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi al-azim, hindi niyo alam na huwag niyong mamaltratuhin o pagsasabihan ng masama ang babaeng 'yan. Hindi niyo alam na ang bigat ng kanyang pagtatawba ay tinanggap ng Allah Subhanahu wa ta'ala, at dahil tinanggap ng Allah ang bigat na kabutihan ng kanyang pagtatawba ay mas mabigat pa kaysa ilang lalaki na gumagawa ng kabutihan sa Madina. At ang sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waman taba wa amana wa amila amalan salihan." Pag ikaw ay nagtauba at naniwalang muli sa Allah at gumawa ka ng kabutihan, faulai kayo badilullahu sayiatihimul hasanat. Mga anak ko, this is the ultimate mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na babae na nagzina ng unlimited. Ikaw na babae na may asawa na nagzina ng kung sino-sino. Ikaw na babae na may boyfriend na gumagawa ng kahalayan o whatever na ginagawa mo, adik sa pornography, nagmamasturbation, etc. At ako na, pag tinigilan mo yan,
Sabi ng Allah, lahat ng kasalanan mo, kung ito man ay isang damutak na kasalanan, trillions of sin, billions of sin, millions of sin, equivalent para mahulog ka sa naraka, Jahannam, pag ikaw ay nagtauba, itong trillions and millions and billions of sin, Allah will convert, will replace, will erase the bad deeds, and He will replace the bad deeds into good deeds. Meaning, yung kasalanan mo, in-erase ng Allah, gagawin pa niyang kabutihan. Anak, saan mo hahanapin na relihiyon ang mga bagay na ito? Saan mo hahanapin ang Panginoon mo? Sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, mayroon tayong mga problema na sobrang ang pakiramdam natin, sarado na ang paraiso sa atin. At nakabukas na ang impyerno, kaya sige, bahala na. Tutan, lagi makasalanan na ako. Sige, magpapakasarap na ako. Anak, tigilan mo na yan. Sin is like a credit card. You will enjoy now and you will pay it later. Stop this. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is Ghafurur Rahim. Kul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Oh, ya Muhammad, sabihin mo sa mga alipin ko na winasak nila ang kanilang mga buhay. Wala silang ginawang kabutihan. Mula nang sila ipanganak, puro haram ang kanilang mga ginagawa. Pakiramdam nila, wala silang puwang sa paraiso. La taqnatu min rahmatillah. Huwag silang mawala ng pag-asa sa biyaya ng Allah. Inna Allah yagfiru dhunuba jami'a. Anak, haram ang ginawa mo, pero mas haram ang paniwalaan mo na hindi ka patatawarin ng Allah. Haram ang ginawa mo na nakipag-boyfriend ka, nakipag-talik ka, mas haram na paniwalaan mo na hindi ka patatawarin ng Allah. Dahil ang rahman ng Allah overcome, supersede the anger of Allah. Yung arsh ng Allah na fawka arshillah, na ang nakasulat ay ano? Ano ang nakasulat? Ang nakasulat ay ar-Rahman. Meaning, kaya may mga kafir na umiinom at kumakain at nagpinapayaman ng Allah sa mundong ito. Nagtataka ka na yung hindi nagsasala, mas binibiyaya ng Allah. Anak, kaya pinapahintulatan sila ng Allah na sila ay kumain at mag-enjoy sa mundong ito dahil ang Allah ay ar-Rahman. May impero na naghihintay sa kanila. Diba? Napaka mahabagin niya. Napaka mahabagin niya. Okay, kung ayaw mo magtauban, namatay ka na gumagawa ng kasalanan, saka ka paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So at ako liyakan, don't despair with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Uulitin ko lang, mas malaking kasalanan ang paniwalaan mo na hindi ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon at ako lay, ano yung pangatlong good deeds na gagawin mo after salah in birrul walidain? Na conceal the fault of others. Gawin mo itong habit. Right? Itago mo ang kasalanan ng ibang tao. Alam mo, anak, yung kasalanan ng best friend mo. Alam mo, anak, yung kasalanan ng mga classmate mo. Alam mo ang kasalanan ng mga tao malalapit sa'yo. Isn't it? Wala tayong maitatago doon. Minsan, hindi alam ng magulang, pero alam ng best friend. Anak, alam mo kung nagzina yung kaibigan mo. Alam mo kung may ginagawang kahalayan ng kaibigan mo. Concealed or fault. Wala kang karapatan na sabihin sa madla ang kanilang mga kasalanan. Wala kang karapatan na i-open to the public ang kanilang mga sekreto. Ano ang reward at akulayakan ng mga taong nagkukonceal ng fault at ito ang kailangan mo. Dahil worried ka na baka mamaya mabulgar ang kasalanan mo. At akulay ang sabi ng Allah, man satara mu'minan satara Allahu yawm al-qiyama. Sino man tao, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang itago niya ang kahiyan ng kanyang kapatid na Muslim. Oo, totoo. Masamang tao itong kaibigan mo. Oo, maraming kahalayan na ginawa itong kaibigan mo. Itinago mo ang promise ng Allah. Itatago ng Allah ang kasalanan mo sa kabilang buhay. Meaning, anak, Allah will not only conceal our fault on the day of judgment, Allah will conceal our fault in this world. Sa mga nagtatanong ka, anong gagawin ko? Wala nang natira sa akin. Paano pa ako mag-aasawa? Anak, conceal your fault. Itago mo yung kasalanan mo. Hindi mo kailangan sabihin sa lalaki. Kaya ni kanina may nagtanong ka, kailangan ko ba sabihin sa asawa? No, hindi mo kailangan sabihin, anak. Ha? Hindi, ayaw, pinakaayaw ng Allah na sabihin mo yung kasalanan mo. Your sin and my sin is between me and Allah subhanahu wa ta'ala. Conceal your fault and concealed. Itago mo ang kasalanan ng mga taong nakapaligid sa'yo. Indeed, Allah will conceal your fault in this world and in the day of judgment. So, takulayakan, follow your bad deeds with your evil deeds with good deeds. Huwag kang mapagod. No? At atakulay, huwag mong sabihin na kakahirap na hirap ako, baka hindi ko makayanan. Hindi ko naman sinabi sa'yo na perfect man sa bayang mo. From one, then naging two, naging three, naging four, until hindi ka na makatulog na hindi mo makompleto ang sala. At sa tuwing magsasala ka kahit isang beses lang sa isang araw, iiyak mo yan sa Allah. Ya Allah, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na maging madali sa akin ang sala. Tulungan mo ako na maging mabait ako sa mga magulang ko dahil pasabay ako. Ya Allah, tulungan mo ako dahil backbiter ako, chismosa ako. Tulungan mo ako na maitago ko ang kasalanan ng aking mga kapatid na Muslim.
at ako lay. Kailangan mo 'yun at ako layakan. Dahil hindi ka kung ikaw ay nasa kung hindi ka pa rin nagkasala at wala kang connection sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano ka patatawarin ng Allah? Peke, ang sinasabi mo na magtatawa ka. Hindi 'yun totoo at ako layakan. And then the last but not the least is you need to change your group of friends. Kailangan mong mag-hijra. Okay, ulitin ko lang ano yung unang story natin, yung lalaki na pumatay ng 99, di ba, pinatay niya yung sheikh? And then, sabi niya, wait lang muna, bakit ganun? Magtatawa ba ako? Bakit ganun? Nakapatay pa ako ng isang tao, naging 100 ang pinatay ko. So, dahil ikhlas yung kanyang pagtatawa, pumunta siya na sa bagong sheikh. At itong sheikh na ito, isang alim, ay isang talaga napakalaki ng kaalaman. Ulama. Sabi niya, ya sheikh, gusto ko talaga magtawa, pero napakalaki ng kasalanan ko, pakiramdam ko, napakabigat na, wala na akong puwang sa paraiso. Sabi ng sheikh, ano ba ang kasalanan mo? Sabi niya, kanina, 99, and then naging 100 na, dahil pinatay ko yung isang tananungan ko. Anong sinabi ng isang sheikh? Sabi niya, patatawarin ka ng Allah. Patatawarin ka ng Allah. At along the way, na sinabi ng sheikh na patatawarin siya ng Allah, anong sabi ng sheikh? Tinawag niya, sabi niya, alika dito. Pero, kung talagang gusto mo magtawba, mag-hijra ka. Iwanan mo yung lugar kung saan doon ka pumapatay ng tao, iwanan mo sila, pumunta ka sa ibang lugar, sa iba yung lugar, kung saan wala kang kakilala, kung saan walang nagpapaalala sa'yo ng mga haram na ginagawa mo, kung saan hindi ka nag-iinit ang ulo, hindi ka nagiging kriminal, iwanan mo ang lugar na yan, pumunta ka sa lugar ng kabutihan, dahil sabi ng sheikh, inshallah, patatawarin ka ng Allah. And just imagine matakulayakan along the way, and you know this, along the way na pumupunta siya doon sa lugar ng kabutihan na bigla siyang binawian ng buhay at namatay siya. At dumating ang mga malaikatul adab at malaikatul rahma. Both the angels in heaven and angels in jahannam go down. At pinag-aagawan nila yung soul ng lalaki ito. Sabi ng mga malaika sa Jannah, amin to dahil nahuli siya sa pagtatawa. Sabi ng mga malaikatul adab, amin to dahil ang taong ito na hindi pa siya nakakapagsala. Oo, nagtawa siya pero wala pa siya nagawa kabutihan. And then, habang nagtatalo sila, ang sabi ng Allah, mga malaikat ko, sukatin niyo ang step ng alipin ko. Kung mas malapit siya doon sa lugar ng kasamaan, ihulog niyo sa narakadyanan. Ngunit kung mas malapit siya sa lugar ng kabutihan, nararapat lamang na siya dalhin sa paraiso. At ang sabi ng ibang mga mufassirin o mga ulama, rahimahullah ajmain, pinaiksi ng Allah ang lupa. Inutusan niya ang lupa na mag-shrink dahil nakita ng Allah na ikhlas sa puso niya ang kanyang pagkatawa. Mga anak ko, ito yung pinaka, na, ngayon ko lang ito naalala, paborito ko ito na story. May isang lalaki, true story to sa Egypt. And then itong batang ito, ang girlfriend niya ay Hudyo. So, in love ang lalaking ito sa Hudyo. So, alam mo naman, di ba? May mentality tayo na pag-Hudyo na Allahu Akbar. Wala na bang babae sa mundong ito. In short, yung nanay niya na ayaw niya sa girlfriend niya. Hudyo na Egyptian. So, sabi ng nanay niya na kamatayan ko na lang para mapangasawa mo ang babae niya. Dahil ayaw ko maantay na mawala ka sa Islam at ang mga apo mo ay, mga apo ko ay mawala sa Islam. So, sa pagtatalo nilang mag-ina, just imagine mga anak, this is a real story. Sa pagtatalo nilang mag-ina, na nasapak ng bata yung nanay niya. Sa galit niya na nasapak niya yung nanay niya, na naging dahilan para mamatay ang nanay niya. Real story to at ako liyakan. Nabasa ko ito sa Darul Salam book. No? So, then, itong lalaking ito, habang siya ay nakakadena, nakita ng isang sheikh sa television na may isang bata na pinatay ang kanyang nanay. So, inisip ng sheikh, la ilaha illallah, ano ba nangyari sa mga kabataan ito? Parang yung mga drug addict, no, napatay niya yung kapatid niya, anak niya, asawa niya, nanay niya, napakadaming ganun, di ba? Kaya lang ito, hindi drug addict, dahil lang sa babae. So, nang makulong, yung sheikh na ito na nanonood, nakulong siya. And then, nakita sila ng lalaking ito sa kulungan. Itong batang ito na napatay niya ang kanyang nanay ay talagang gusto magtawa. As in, sising-sisi siya, umiiyak siya, at ang pakiramdam niya, hindi siya patatawarin ng Allah. And then, nakita niya sa dami ng lalaki sa kulungan, nakita niya itong sheikh na ito. Sabi niya, itong sheikh na to hindi ito masamang tao. At sigurado ako, malaki ang kalaman niya dahil nakikita ko ang nur sa kanyang mukha. So, lumapit siya sa sheikh. Sabi niya, ya sheikh, patatawarin ba ako ng Allah? Sabi ng sheikh, anak, patatawarin ka ng Allah. Basta magtawba ka lang ng ikhlas. Sabi niya, sheikh, iba ang kasalanan ko. O nga naman, okay lang na pumatay ka ng 99, huwag lang yung nanay mo, para namang sobrang karumal-dumal yun, di ba?
sa atin na Allahu Akbar, wala na ilaham, anong problema mo sa buhay, mas masahol ka pa sa hayop. Right? Sabi niya, ang napatay ko is yung nanay ko. Immediately na-realize ng sheikh na ito ba yung bata na tinitingnan ko sa television last month? Subhanallah, totoo talaga. So sabi niya, wala akong masabi sa iyo maliban sa sinabi ng Allah, kul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Sabi niya, patawarin ka ng Allah, kailangan lang magtauba ka at kailangan mo magtauba, maniwalang muli at gumawa ng kabutihan. Sabi niya, sheikh, nagsasambayang na po ako ngayon. Pero ano kaya sa palagay mo kung makakamemorize ako ng Quran? Patatawarin ako ng Allah. Sabi ng sheikh, inshallah, kahit hindi ka makamemorize ng Quran, patatawarin ka ng Allah, basta ikhlas. Ano pa kaya kung naging hafiz ka? So, habang hinihintay ng batang ito ang kanyang sentensya, kasi syempre, mayroon pang paglilitis, kinabukasan, dumating yung bata sa sheikh. After how many months? Sabi niya, sheikh, napanaginipan ko yung, sabi niya, bukas na po yung sentensya ko. Ibig sabihin, natapos na yung paglilitis, papugutan ako ng ulo. Sabi niya, pero alam mo ba, sheikh, sabi niya ganun, sobrang, ang araw na ito, ang pinakamaligayang araw sa aking buhay. Dahil, nakamemorize po ako ng Quran. Habang hinihintay ko, ang paglilitis sa akin, namemorize ko po yung Quran. At, sobra pong natutuwa ko dahil kagabi po napanaginipan ko yung nanay ko kagabi. At ang sabi ng nanay ko, anak, pinatawad na kita. Subhanallah. Anak, pinapatawad na kita. Sabi niya, sheikh, okay lang sa akin na mapagutan ako ng ulo. Masaya na ako na alam ko na pinatawad ako ng nanay ko. At alam ko na pinatawad ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumangat ako layakan. It's not too late. No, tatandaan nyo, it's not too late. Lagi nyo tatandaan. Bury the past. But keep the lesson. Ilibing mo ang mga masamang nakaraan mo. Ano man ang kasamaan na ginawa mo, ilibing mo. Pero huwag mong kakalimutan yung mga lesson na natutunan mo dun. Huwag na huwag ka nang babalik dun. Diba? Huwag mo nang babalikan at ihahon mo sa liwanag ang mga kabataan, ang mga kaklase mo. Sabihin mo sa kanila na wala silang mapapala dito. Take from the experience of mine, something like that, 'di ba? And always remember at takulayan na kahit gaano kasama ang unang chapter ng buhay mo, hindi pa nag-e-end ang chapter ng buhay mo. Remember, we are the author of our own book and the remaining part of the book will always be beautiful as long as you go back to Allah subhanahu wa ta'ala. One bad chapter is finished, but inshallah, the more beautiful stories, one more beautiful chapters is about to come, and that is when you do the tawbah at takulayakan. Don't despair of the mercy of Allah. Be hopeful of His forgiveness. Indeed, Allah will forgive all sin. So mga takulayakan, kung sa palagay ninyo dito tayo mag-ending, kung sa palagay ninyo mga anak ikaw ay kasalukuyan na may ka-chatmate, iwan na muna yung natakulayakan bago ka pa mapahamak dyan. Kung ikaw may ka-imu, alhamdulillah, naramdaman mo na kung paano magkaroon ng imu, i-break mo na yan bago ka pa mapunta sa boyfriend at mapunta sa zina. Kung ikaw ay may boyfriend, i-break mo na siya bago ka pa niya i-break at takulayakan, bago pa niya wasakin ang pagkatao mo. Right? At kung ikaw ay nagzina, ang kailangan mo lang ay sincere repentance to Allah subhanahu wa ta'ala, magtauba ka, maniwala kang muli sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ka ng mga kabutihan, inshallah takulayakan, magigising ka na lang that everything is fine. No, everything is fine. Magigising ka na lang na talagang napakagaan ng iyong pakiramdam. At kung may kung sakasakali na biglang magwawaswas ang shaitan na bumalik ka uli sa mga haram na ginagawa mo, yung sabi nga nila nagma-masturbation kasi hinahanap-hanap nila yung mga ginagawa nila ng kanyang boyfriend, wana udubila at takulayakan, lagi mong tatandaan, kung nag-release ka ng dopamine, mag-release ka ng adrenaline or noradrenaline. Sabi ng Allah, amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsi anil hawa. Yung takwa mo sa Allah, yung takot mo sa Allah na baka mahulog ka sa naraka Jahannam.
no? Yung takot mo, nagre-release yung attack ng anak ng noradrenaline na panlaban mo sa dopamine kapag hinahanap mo yung kaligayahan, yung lust, yung desire, yung urge na naramdaman mo nung ikaw ay gumagawa ng haram. Labanan mo ito ng takot mo sa Allah. Labanan mo ito ng astagfirullah al-adhim. Labanan mo ito ng sujud. Iyak sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay hindi mo na mabalikan ang lahat ng mga bagay na ito. The last but not the least, may isang lalaki, ito real story na naman, may isang lalaki na young, mga Indian naman to, nabasa ko ito sa libro na When the Desire Takes Over. Sabi niya, sabi nung babae, nagkaroon ng riot sa malaking kalsada ng New Delhi. At hindi ako pwedeng umuwi kasi pag nagra-riot pala doon, away back ago, talagang maraming namamatay. So sabi niya, wala akong matulugan, kundi naisipan ko pumunta ako sa masjid. Pagpasok ko ng masjid, mayroon palang caretaker. So ayaw akong papasokin ng lalaking ito. So sabi ko doon sa lalaking ito, papasokin mo ako, ano gusto mo, matulog ako sa labas ng masjid, may mangyari pa sa akin. Sabi ng lalaki, alam mo ba na kaya ako nakatira sa masjid? Dahil nag-aaral ako sa isang university, wala akong pambayad ng tuition fee, walang pera ang mga magulang ko, mas mahirap pa kami sa daga. Kapag nalaman ng may-ari ng masjid na nagpatuloy ako ng babae na pwede akong mawala sa masjid na to at hindi na ako makakapag-aral. So hindi kita tatanggapin. So sa mahabang salita, nagtalo sila, pinapasok niya yung babae. Pagpasok ng babae, nung gabi na, siyempre yung babae ayaw niya matulog kasi natatakot din siya na baka i-rip siya ng lalaki. Pero napansin niya na yung kwarto ng lalaki buong gabi nakailaw. Tapos sinisilip niya yung lalaki. Sa door, no, sa window, sinisilip niya yung lalaki. Nakita niya yung lalaki, nagbabasa siya ng mga kitab at Quran, tapos meron siyang lampara, yung lamp. May apoy, no? May nakasinding apoy. Tapos maya-maya, inilalagay ng lalaki yung kanyang daliri doon sa lamp. And then after, kapag nainitan siya, nababalik siya rin sa binabasa niya. And then buong gabi, nasyak yung babae. Ano itong ginagawa niya? From every 1 hour, ilalagay niya yung kanyang kamay, daliri, sa lampara. And then, alhamdulillah, kinabukasan, walang nangyari. Then lalabas na yung babae. Sabi ng babae, aalis na ako, pero hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung bakit mo sinusunog ang mga daliri mo sa lampara. Sabi ng lalaki, nakuha mo na yung gusto mo, nakatulog ka na dito, huwag ka na magtanong, labas! Diba? Dahil nagkakaroon ka ng fitna, babae ka. Right? Sabi ng babae, fawallahi al-adhim, hindi ako aalis hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang dahilan. Sabi niya, para umalis ka lang, nasasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi ako makatulog dahil winawaswasan ako ng shaitan. Sabi ng shaitan, nagawa kita ng kakalayan. Sabi ng shaitan, i-rape kita. Total, wala naman nakakalam na tayo ay dalawa sa masjid na ito. Subhanallah. And then sabi niya ganun, naalala ko yung takot ko sa Allah, naalala ko yung imperno. Pero dahil ayaw akong tigilan ng shaitan, kumuha ako ng lampara at nilagyan ko ng apoy. At sa tuwing naiisip ko na i-rip kita, inilalagay ko yung mga daliri ko sa lampara at sinasabi ko sa sarili ko, kung hindi mo kaya ang apoy na ito, na mas lalong hindi mo kaya ang apoy ng Allah sa naraka jahannam. Sis, ito ang dahilan kung bakit ko sinusunog ang mga daliri ko sa lampara. Anong sinabi ng babae ito? Ang sabi niya, at least alam ko ang dahilan. Pag uwi niya ng bahay, sabi niya sa kanyang papa at mama, sabi niya, fawallahi al-adhim, hindi ako magpapakasal dyan sa betrothed ko na mayaman. Dahil ang babaeng ito ay napakayaman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At ang sabi niya, ya papa, mama, meron akong nakilala na lalaki at sinabi niya yung nangyari sa kanila ng buong gabi at hindi ako papayag na hindi siya makapag-asawa sa akin. Siya ang kailangan ko dahil siya ang tunay na may takot sa Allah. Kaya niya akong proteksyonan mula sa kahalayan o mga haram o mga evil sa mundong ito. Sigurado mapapasok niya ako sa paraiso kapag siya ang naging asawa ko. So from a very poor, purito na lalaki na napangasawa niya itong mayaman, imining at ako layakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ito yung mga pangako ng Allah na sino man sabi ng Allah sa mga alipin ko, ang mapanatili niya ang takot niya sa Allah. Right? No? Ngayon, natakot ka na sa Allah. Nagbalik kulog ka sa Allah, gusto mo na naman bumalik. Natakot ka sa Allah. Ang sabi ng Allah, وَيَخْرُجُ. Ano man sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Lahat ng pagsubok na darating sa buhay mo na may pintuan na ipapadala ang Allah na mga ilaw mula sa kadiliman para lumabas ka. وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At ang sabi ng Allah, darating sa iyo ang mga biyaya na walang hanggan na hindi mo kayang bilangin.
sumahan lamang anak. Katulad ng nangyari sa lalaki ito na mula sa pinakamahirap na lalaki, siya ay naging mashallah na nataan na lalaki, nagkaroon ng asawa na mayaman. Hindi po ito Cinderella, hindi rin po ito Snow White. Ito po ay maingito yung mga napapanood natin ng mga maliliit pa tayo ng mga kalokohan na Disney stories. Ito po ay real story mula po sa mga Muslim na totoong may takot sa Allah, totoong mga nagtawba at nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lalaki na pumatay ng 99, hindi siya umanong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabuhay siya nung panahon ng Musa alaihi salam, pero pinasabi ng Allah sa Rasul sallallahu alaihi wasallam at hindi natin siya kilala, patuloy siyang pinupuri at binibigyan ng dangal sa kanyang pagkatawba. Meaning at akulayakan, kahit gaano kasama ang iyong past, no, kapag ikaw ay bumalik sa Allah, walang imposible na pag ikaw ay namatay, pag-uusapan ka ng mga tao na hindi kanya nakilala dahil sa dami na nagawa mong kabutihan. Iyan po ang mga reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, mga alipin niya, mga kabataan, mga matatanda, may asawa o wala, na gumawa ng kahalayan, gumawa ng haram, nanood ng pornography, ng rape, backbiter, slanderer, right? My boyfriend, pin-rape niya ang lahat-lahat ng gusto niya para sa Allah. Katotohanan na hindi lang paraiso ang naghihintay sa atin. Yung inaasam-asam natin na kasikatan, yung inaasam-asam natin na mga biyaya ng Allah, ay walang imposible na ito ay ibibigay ng Allah sa mundong ito, maliban sa ating mga paraiso. So mga anak ko, kung may nasabi akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, it's all from me and may Allah forgive me. Naway mayroon kayong napulot na magandang aral sa ating top topic ko na ang pagtatawba. Paano ba ako patatawarin ng Allah? Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.